Hello guys, good morning. Ayan, good morning. So today is Tuesday, October 31. Ayan. Bala ko sana ngayon is mag-ano tayo pag Halloween sale. Eh kaso medyo mainit na, hindi tayo nakakaabot dito. Actually, maaga naman ako gumising, nagluto pa, ang daming ginagawa. Kaya ayun tuloy, naabutan tayo ng sobrang init ng bonggang-bongga. Ayan guys, so baka mamayang hapon siguro, mag-Halloween sale tayo. Actually, mag-celebrate sana kami ngayon ng Halloween. Medyo busy, and then pagod na po ako mag-ano. Alam nyo na, kung may balak akong mag-celebrate ng ating Halloween, bumili na lang tayo ng mga ready to eat na mga food for Halloween. Ayan. So, i-advance na natin. Actually, ngayon ay October 31, Tuesday. So, i-ano ko na lang kayo guys. Update ko na lang kayo dito sa aking garden kung ano na nangyari sa ating mga plant. And, so, kung gusto kayong bumili ng aming mga plant ngayon, still available pa din ipakita ko lang sa inyo, i-flex ko lang po sa inyo yung mga plant na natitira dito na still available pa rin. For now, i-update ko muna kayo yung mga foliage ko. Actually guys, napakaganda po ang kanilang mga variegation ngayon. Ayan, kakatapos ko lang mag-arrange yung mga antor yung foliage ko dito ng mga seedlings. At ito na po sila ngayon. Actually, hindi pa lahat na mga anthurium foliage na naitanim ko. Actually, marami pa pong mga seeds ng ating anthurium foliage na hindi ko pa nailagay sa pot. Actually guys, dito yung mga seeds, kailangan ko pa siyang patubuin ng kunting parang mga 2 inches siguro, saka ko siya ilipat sa maliliit na pot. Like kagaya nito. So I have here mga thousands, hindi ko alam kung mga ilan. Dapat ganito siya kalaki, saka ko siya i-transfer sa mga ganito kalaking pot. Ayan. Ngayon, alam nyo ba guys, yung mga bilite ko dito, napakaganda na, promise. Marami akong mga premium plant ngayon. Alam nyo ba, huwag kayong maghiya na magtanong kung ano pa bang available dito. Kahit hindi kayo maka-afford, pwede naman. Para naman may idea kayo kung may balak kayong bumili soon. Para malaman nyo naman kung magkano po yung mga presyo nila. Actually, ito na po yun. Mga available and not for sale yung iba. So, ito nga pala yung mother ng aming bilite. Actually, guys. Cleo! Actually, dalawa po yung mother namin dito. So, ito po yung unang mother ng aming bilite. Tingnan nyo guys, walang history ng pag-rebirth ng kanilang dahon. As you can see, ang ganda. And then, itong mother, hihintayin ko po siyang magbigay ng aerial roots dito, saka natin ikat. Kapag may aerial roots na siya dito banda, pwede na po siyang ikat. Ayan, dalawa po yan. So, ikat natin yan by 3rd week of November. Siguro stable na po siya. Ayan, sa gustong bumili ng mga budget meal ng ating bilite, this one guys, ayan, hihintayin nyo lang ito ma-stable by 2nd week or 3rd week November. Pwede na po natin itong ma-release. I have here William CI na napakamahal. Actually, 300,000 plus ito. Binili ni Mama. Kasama ang palad. Ayan, biglang nag-drop po yung presyo nito. Kaya ayun din namin maibenta ng ganun. Hindi naman pwedeng ibenta ng bagsak presyo. Paano ka po makakapag-recover kung ibagsak presyo mo naman? So, bala ko sanang itap ka to, sayang naman, di ba? Napakaganda. So, hayaan lang natin yan. Baka naman, babalik pa yung price nila. Pero, actually guys, maraming nag-drop price talaga ngayon ng mga William CI. Ayan, sa sobrang heavy variegation niya, ayan. Medyo nalusaw yung ibang dahon niya. And, I have here Flora Beauty. Parang hindi ko na to ibenta. Kasi, sobrang mura na talaga ngayon. Ayan, for the eyes only na lang. And I have here, mother, guys, tingnan nyo. May aerial roots na siya dito. So, malapit ko na siyang ikat. Siguro mga 2 weeks from now, 3 weeks from now, pwede na po ito. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Kapag may aerial roots na siya, hintayin pa nating hubama ng kunti, saka natin siya
ikat. Ayan, takpan muna natin para naman humaba, mas mayado yung kanilang mga ugat. And then, ito Floria Beauty. Alam nyo ba guys, sobrang lapad at ang laki ng kanyang dahon. Napakaganda. Premium variegation. Ito, pangalawang mother. William C.I. And this one, another mother of Belite. And this one is for sale with shoot na siya guys, ha? Very stable and rotted. Okay, ito yung binibenta ko po na 32,000 pesos, still available and still negotiable. If you want guys, tingnan natin kung kaya. And then deal po tayo. Okay, ito with two shoots, siguro kapag nag two shoot siya guys, and then ito yung unang lumabas. So hindi po yan nagfo-follow dito kasi yung ano nito, yung anong tawag, nutrients, dito po siya nag-focus. So ito, hindi po siya lalabas. So kapag may aerials na ito, aerial roots, pwede ko na po itong i-top cut and then ito mag-ano na yan. Mag-follow na yan. Okay? Tumubo na yan kapag makat ito. Actually guys, the reason why na hindi siya tumubo, hindi siya nag-move is because dito siya nag-focus sa malaking shoot. So kapag matanggal na to, ayan, tumubo na yan. So ito, still available pa rin. Binibenta pa rin namin ito. And sa mga may balak dyang bumili, yes, available pa po yan. And this one guys, napakalaki. Ito po yung kasunod ng ating top cut na Belite. And the good thing dito is dalawa po yung shoot. Ayan, we are selling this, actually, I don't know if ibebenta ko ba to kasi dalawa na po yung shoot, lumalaki na po siya. So, hintayin ko na lang din po siya na mag-aerial roots, saka ko siya i-top cut. Ayan guys, napakaganda ang jeans ng aming Belite. And this one top cut, guys, hindi namin to ibebenta kasi ito po yung nagbibigay ng attraction dito sa aming garden. Ayan, nag-start na po siyang magbigay ng another shoot, kaya tatanggalin natin to. Yung kanyang, anong tawag nito? Na natuto yung cover sa kanyang another shoot. Ito po yung bagong shoot niya. Napakaganda. Napakaganda din ang kanyang variegation. Look at that. Ayan, so ito po yung pinakamalaking foliage namin dito. Ayan, and I have big icons here. Ayan, as you can see. Ayan, napakalaking tycoons. Ayan. Ang daming naghahanap ng tycoons ngayon. Ikaso, hindi ko siya maibenta eh, kasi ang laki-laki. Baka mapasama kayo sa SF niyan. Actually guys, yung ganyan kalaki. Yung SF siguro niyan kasi sobrang laki. Nasa 2,000, 1,800 to 2,000 pesos. Correct me if I'm wrong. Basta ganyan kalaki. Sobrang laki. And very matured form na po ang kanyang dahon. Grabe, nag-spin state na po lalo. Ayan, sobrang ganda. And meron kami mga common plant dito na noon sobrang mahal, ngayon sobrang mura na talaga guys. Ayan. Kagaya nito, ito yung Syngonium aurea pero nag-revert ito. And this one, nag-revert din actually guys. Napakaganda yung variegation nito noon. Ito po yung Borsi Albo na nag-revert. And this one, alam nyo ba, mahal po talaga noon yung Husibuno. Ayan, tingnan nyo po ngayon, para siyang hindi ko alam, hindi siya nag-shoot, matagal na itong na-propa ko, hindi pa rin. And then yung ZZ natin, ayan, nag-shoot na po siya. Napakaganda din ang kanyang variegation. Ayan, pwede na natin yung ibenta kasi nag-shoot na po. Ayan, nakikita na po natin ang kanyang magandang variegation. And then this one, another reverted Borsi. And this one, not stable pa kasi parang, ayan, nagtatamlay pa. Ayan, matamlay po yung dahon niya. And this one, parang na to siya guys eh. Parang one month na, pero wala pa rin wala pa akong shoot na nakikita dito sa ating US type 2 guys ng ating super boom. Tingnan nyo po ang kanyang dahon, napakakapal. Ayan, ito po yung super boom. I have here mother type ng ating super boom. Mamaya, i-flex ko mamaya. Okay, this one is white princess. This one guys, reverted huma. Ayan, reverted huma. Sana bumalik ka naman. Ayan. Alam nyo ba guys, dati, nabili namin yan. Sobrang ganda po ang kanyang variegation. Sa sobrang dami ko sigurong na-choppy. Ayan, naloka yung mother. Hindi na nagbibigay ng variegation. And this one, variegated na, I think, moonlight to. Ayan, variegated talaga guys. Ayan. Meron akong top cut nito. Pero wala pa rin ako nakikitang variegation, pero meron naman mga mga splash variegation kagaya nito, yung mga splash lang. Hindi ko alam kung paano siya pababalikin, but yung mga old gardener natin,
naman sabi nila is lagyan mo lang daw, i-change lang po yung medium mix nila, lagyan mo lang siya ng usmukot, babalik at babalik din. Tapos ilagay mo lang siya sa yung mainit na area, pero wag yung direct sunlight kasi masusunog po sila. Dapat at least 70% po yung net na gagamitin natin if parang i-direct sunlight natin, parang masusunog kasi iba po yung sikat ng araw natin ngayon, sobrang sakit. Kahit umaga pa, ang sakit na guys sa ano natin, sa balat. And then marami akong mga, alam nyo ba guys, mahal talaga to dati. Yung mga plants natin na common plants, mahal to yan. Oh, this one ga, oh, parang ano to, Syngonium panda. Ayan, correct me if I'm wrong guys, hindi ko na maalala kung anong pangalan nito. And then ito po yung, anong tawag nito, Cebu Blue Albo. Ayan, Cebu Blue ba? Correct me if I'm wrong. Variegated Cebu Blue. Ayan na albo. Iwan ko kung bakit Cebu Blue, kasi hindi naman blue ang kanyang kulay, di ba? Albo, variegated po yan. Albo variegation. And then this one, mother type ng aming necktie. Ay, the good thing dito is, may baby na siya. So soon, kukunin natin, separate natin yung baby niya sa mother para maibenta na natin. Pero, hindi to siya ano guys ha, hindi to variegated. The good thing dito is, napakaganda kapag ilagay mo po siya sa, maganda dito is hanging plant kasi yung dahon niya is pahaba. Instead na pa ganyan, pataas po yung dahon niya, is pahaba na siya guys, maganyan. Ayan, tingnan nyo po ang kanyang old leaf. Ayan, pahaba po ng pahaba. Ayan, napakaganda. And then ito, anong tawag nito? Yung mga aglonema natin, ayan, kulang talaga ng care. So, kapag may free time tayo, saka natin yan aalagaan. Kasi dito, busy ako ngayon for this week. Very, sobrang busy talaga guys. Ang dami kong ginagawa ngayon. Ayan. Ayan po yung mga plant na ano tawag dito? Kailangan pa naming ICU. Kailangan pa talagang i-fix lahat ng mga medium nila kasi parang hindi na sila happy. Ayan, sa kanilang part. Ayan. Iwan ko, ano na? Ba't tumatamlay ko? Ah, baka sa sobrang init, mamaya lagyan natin yan ng tubig. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, para siyang pamamatay na. Okay, this one hot lady mother type. Dito nag-sold guys. Siguro isiparit nila natin yung mga baby niya. And ito po yung mga mother. Actually guys, marami mga mother foliage ngayon. Ayan, ito nga nag-seize na siya. Ay, ang ganda nito guys. Nag-seize na siya. Ayan, nag-seize na po ang ating foliage. So another seedlings na naman tayo. Ayan, siguro hihintayin na lang natin ng ilang weeks. Saka natin, saka po tayo makapag-harvest. Ay, ang mother nito guys, nag-side shoot. Ayan, tingnan nyo, oh, nag-side shoot po siya. So, tingnan natin mamaya kung pwede na po siyang ma-separate sa mother. I-separate na po natin yan. Ayan, sobrang init na dito, grabe. Ayan, alam nyo guys, dito na lang siguro ako magbablog kasi sobrang init. Parang di na tayo makikita dito. Alam nyo ba guys, grabe dito, sobrang init na. Ayan, grabe oh. Yung mga malalaking kong mga bilite, oh, tingnan nyo. Oh, nagsihay talaga sila sa inyo. Ayan, sa mga balak bumili ng bilite dyan, marami pa kaming available. I have siguro kapag makat ko to by first week of November. So, mas stable to by mga third week siguro. Mga anong ilang pot ba to? One, bilangin ko siya guys, dito matatanggalan ko siya dito ng dalawa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga 7 pots talaga available. Kasama na yung pag 7 pot with, kasama na yung mga mid-cut natin na malalaki, siguro mga 9, 7, 8, mga 9 pots available natin na delete. Kaya abangan nyo po sa ating next vlog na mga premium sale. Actually guys, mag premium sale tayo. Ooh, ang ganda dito. Tingnan nyo po yung mga foliage ko dito guys, napakaganda. Ayan, tingnan nyo po yung foliage ko dito. Ito po yung pinaka ganda ng mga foliage ko dito. Tingnan nyo, ang ganda po ng kanyang variegation. Pero hindi pa siya nagbibigay ng kanyang bagong shoot. Ayan, napakaganda nito. Ay, ang ganda ng ating pink princess guys. Oh, King Marble Galaxy, napakaganda. Look at the new leaf. Ang ganda, pink na pink. And this one, nakaka-recover na. Ayan, actually sold na to, napakaganda. Premium variegation. And I have here Bambino, variegated Bambino. And this one, very premium ng ating foliage. And ito yung pinaka maganda dito sa middle part. Parang center of attraction. Ito, banana.
banana musa orilla. Napakaganda. Ang bunga nito, guys, ay pwede nating kainin. Okay, sa naghanap din ng ating, tingnan nyo po ang aking variegated walichi eye, guys. Napakaganda. Sooner or later, pwede na natin isiparate ang kanilang mga baby sa mother. And then, marami talagang nag-aabang dito kung kailan ako mag-release ng ating walichi eye area. Napakadaming baby. Isa, bilangin natin isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Nasa likod po ang pang 7. Ayan. So, hihintayin lang natin kapag mag-unfair na po ang kanilang ibang dahon. Kapag ganito pa sila, parang nag-roll pa ang kanilang dahon, tatanggalin natin. Possible po yan, malusaw. So, hihintayin natin na like ganito na po kamatured ang kanyang dahon. At medyo matigas ng kunti, saka natin i-separate sa mother. Kasi kapag i-separate natin siya, and then baby pa po yung parang sobrang lambot pa po yung kanyang bagong dahon, may posibilidad po na malusaw ang kanyang dahon. And meron akong foliage dito na until now nag-recover pa din siya. Ang mali ko lang dito, which is nilipat ko siya agad dito, actually, guys, galing tong Thailand. And then nakalimutan ko alam ko kasi galing Thailand kapag yung mga mixing nila, iba kasi yung mixing nila doon. Kaya nilipat ko siya nung napansin ko na tuyuan na po yung dahon niya. Kaya ayun, kinalkal ko po yung ugat niya. Okay naman. Very healthy naman yung ugat niya. Pero hindi ko lang alam. Baka nag-adjust pa siya dito sa ating area. Saka siya nakaganyan. Pero ngayon, hindi naman siya nagtutuyo yung mga dahon niya. Okay naman, naka-recover na po siya. So ito na po yung bagong dahon niya. Pero the bad thing dito is meron pa din siyang mga kunting chismis dito. Ayan. So update ko kayo sa aking magandang foliage. Ayan, tingnan niyo po, guys. Look at the... Ito po yung mga old leaf niya. Wala masyadong variegation, pero tingnan niyo po ang kanyang bagong dahon. Napaka ganda. At look at the new leaf, guys. Kasing ganda. Ganito po ang kanyang bagong dahon. Parang pa full moon, I think. Ayan. Kapag mag-mature siya, guys, ganito po siya ka-red ang kanyang variegation. And I have here, meron din akong pink na pink dito. And this one, di masyadong gano'ng kagandahan ang kanyang variegation. This one po parang pa dark red. And this one, ay ito pa nga yung sinasabi ko sa inyo na super boom, mother super boom, napakaganda. Nag-spandex to before, hindi nag-successful ang kanyang spandex, kaya ayun, biglang nawala, baka nag-recover pa siya. Kasi kakalipat ko lang po siya sa kanyang bagong pot. Nilipat ko kasi sobrang pangit po yung pot ng kanilagyan niya before. Kaya nilipat ko po siya sa white pot para naman attractive po siya tingnan. Okay, this one, parang pa fire orange, and this one na sobrang ganda. Look at the new leaf niya, guys, parang siyang pa pink po ang kanyang variegation, pero look at that, dark na dark po siya. Ayan, ito oh, parang pa red na, I think. Ayan, iwan ko kung kita nyo ba, kasi sobrang init na dito, parang pa against the light. So that's it, and dito, marami pa tayong available, Clarinerbe, yung Florida Alba, Pink Princess, Orange Princess, meron tayong Creme Brulee, meron tayong Caramel Marble, and Pink Princess King Marble Galaxy, Borsi Aurea, ayan Borsi Aurea, Epipenum Gigantium, meron tayong Philodendron, Golden Dragon, and then this one is Moonlight, Crumbled Egg, Green Congo, we have two pots available, Milano, Variegated Milano Chrysome Aurea, Mycans Aurea, and then Pink Mycans, meron din tayo nag-revert yung kanyang bagong dahon, ating Borsi Aurea. Meron tayong Variegated Angel Wings, and this one, mid-cut ng ating Orange Princess, and ano tawag ito? Aglaonema Cansa, very rare po yan, guys. Okay, meron tayong napakagandang scrambled egg. Anong tawag dito? Igyok pala. Ayan, napakaganda po ang kanyang variegation. Ito po yung igyok. Ayan. Ayan. And this one, guys, oh, napakaganda. Meron kong para siyang pa Black Beauty. Sobrang ganda po ang kanyang kulay. Ayan, so yung mga staghorn ko dyan, napakaganda. Ayan, until na nag-recover pa siya kasi ang gusto ng mga staghorn is yung mga malamig na area. Eh, kaso yung neighbor namin dito, pinakap ko yung mga kahoy-kahoy dyan. Kasi yung mga patay na dahon, nag-stay talaga dito sa net. Kapag nag-stay dito sa net, maano talaga, parang anong tawag dito, magabok ang ato ang net.
Kaya ayun. So that's it guys. Abangan nyo po sa aking live. Hindi pala. Alam nyo ba guys, nalilito ako. Parang nanginginig ako. Alam nyo ba? Wala pa akong breakfast ngayon. Nag-coffee lang ko kanina. Anong oras na tayo ngayon? Parang malapit na mag-11. Nanginginig na yung kamay ko. Sobrang gutom. Ayan. Ayan. So, abangan nyo po guys. Siguro may mga ano ba tayo ngayon? By Thursday or Friday, Thursday siguro, mag-vlog naman ako mag-upload. Abangan nyo po sa aking YouTube channel. Dito pa rin sa Linlin Official, magsa-sale tayo ng mga premium plant. And then guys, parang ano, pwede nyo pong stay muna dito yung mga plant na naibili nyo. Kasi kapag ano, ganito November, marami bang holiday sa November? And sa December guys, sobrang daming holiday sa December. Parang hindi tayo makaship ng month of December. Siguro mga, sige lang, update ko lang kayo a day before kapag nagla-live ako, kapag nag-upload ako sa... So, update ko lang kayo guys kung kailan po yung ano natin, risked ng ating shipping schedule. Siguro by December talaga walang shipment kasi ang dami pong holiday. And then yung mga, alam nyo yun, yung mga... Ano to? Employer ng ating GRS, parang walang delivery. Natatakot tayo kapag magstay po doon yung mga parcel natin. So, update ko lang kayo guys kasi itatanong ko po doon sa ating mga courier, which is GRS, IP Cargo, and Airport to Airport kung may shipment ba sila by December. And kung may shipment tayo, so tuloy po yung shipment natin. If wala, so by January na po tayo mag-ship. Pwede nating stay po dito yung mga plant na naiman nyo. Don't worry guys, aalagaan po namin yan. If ano man po mangyari sa inyong plant na dito pa lang, cargo po namin yan. Kami po yung bahala. It's either refund namin or palitan natin ng ibang plant. Actually, marami tayong mga plant na pwede i-refund. Huwag kayong mag-alala guys. 100% po, tiwala lang po kayo. Ayan, so update kayo guys. Sooner or later, pwede na tayo mag-release ng ating mga baby na pulyal. Sobrang dami. At thousand guys. Marami pa akong mga seedlings dito na Ontario pulyal na hindi ko pa naitanim. So, kaya, ayan, abangan nyo po. So, that's it guys. Ayan, gutom na ako. So, mag-end ako ng aking vlog. So, don't forget to click the subscribe button guys. May subscribe button po dyan. I-click nyo po yan. And don't forget then to click the bell button para ma-notified kayo every time mag-upload ako ng aking bagong video. So, don't skip the ad guys. Please, don't skip the ads. Kaya, ayan. Soon siguro kapag umabot na tayo ng million subscribers. Charot. I hope naman guys, umabot tayo ng million subscribers. Baka makapagbigay tayo ng ano, magpa-mind free tayo ng variegated bilete. Charot! Ayan. Okay, so that's it guys. So, see you in my next vlog. Abangan nyo po guys. So, bye-bye! See you in next vlog guys. Bye! And happy Halloween everyone! And I hope yung sinong nanalo sa election ngayon. Ayan. Congratulations sa inyo guys. So, bye-bye guys! Bye-bye! Mwah!